Hello po. Magluluto po kami ngayon ng ating chicken quesantes. Ang ating main ingredients, syempre, chicken. So ito mga 2 kilos ito, isang whole chicken pero napakalaki niya. So tinatad ko kanina, hinugas ng mabuti. At saka ang ating syempre, kung chicken quesantes, meron tayong quesantes. Okay? So ito yung quesantes natin, 2 lata. Ngayon, ang aking pakulo naman ngayon, sa halip na potato ang ating gagamitin, ay yung ating kamote. Okay, meron kaming tira kahapon na 2. So, why not sa halip na matatapon or mabubulok na lang, gawin natin na panahok sa chicken quesantes. Of course, ang ating pampabango, ang ating red bell pepper. Bango. Pag ito at saka itong naglaho, mabango siya, amoy piyesta. Of course, ang ating mga other panlahok, sibuyas, kamatis, bawang. So, isang buong sibuyas yan, isang buong kamatis, at saka isang buong bawang. Ngayon, ang advice ko lang sa inyo, pag chicken ang inyong gagamitin, ay white onion, at kung mga ano naman, dark meat katulad ng beef, ay recommended ko ang red onions, okay? So, meron tayong star margarine, of course, pampalasa rin yan, at ang ating pampakulay na at red oil, meron din tayong pampalasa, of course, yung ating nor, okay? Kakaunti lang naman yan, patis, salt and pepper to taste, okay? At ang ating tubig. So, itong mga 2 cups lang ito. Depende. Okay? So, yan ang ating mga lahok. Bubuksan ko na ang ating kalan. Okay? Lalagyan ko na yan ngayon ng ating mantika. Remember, mamantika ang manok. Huwag niyo masyadong dadamihan. At saka meron din naman tayong atsweto oil. Lagyan din natin yan. Mga 2 tablespoon lang yan. Okay? 2 tablespoon lang yan. Painitin natin ang mantika. Mapula na agad din. Mantika. Okay, painitin natin yan. Mamaya, pag mainit-init na ng kaunti, ilalagay natin ang ating bawang. Lagay na nga natin ang bawang. Okay? Sirit na agad, oh. Bawang. Bawang halo. Hindi kailangang sunog ang bawang, ha? Yung tamang-tama lang. Bango. Susunod natin ay ang ating sibuyas. Sibuyas, white. Kailangan itong sibuyas ay almost translucent, caramelized, para halos maging parte yan ng sabaw ng ating chicken. So, halo lang. Halo, halo. Ngayon, saan ko ba ito natutunan? So, nung ako'y college, nagdo-dorm ako o nakiki-share ako ng apartment kina Dudes, kina Marina. Yan ay kapitbahay ko diyan sa bayanan San Pascual, Batangas. Noong college ako, year 1980, before I graduate, 1987. Graduate ako 1987 eh. So, lagi yan, pag may special na day, si Dodge, yan ay nagluluto ng, ang tawag niya dati dito ay sinilihang manok na may quesantes din. Pero, usually, ang tawag dito ay chicken quesantes. Pero natatandaan ko ito, gustong-gusto ko lagi ang luto ni Dudes na chicken.
Kaya hindi ko malilimutan ito. Kaya i-share ko sa inyo kung paano niya ito niluluto. Hindi ako masyadong nanonood sa kanyang pagluluto. Dahil nakikialam ako, ayaw niya nang nakikialam. Kasi ako sa isang tabi lang, ako nakikikain na lang, pero masarap. Kaya hindi ko talaga siya malimutan ang lutong ganito. Ang tawag niya ay sinilihang manok, pero ito ay chicken guisantes. Okay? Lalaho ko na ngayon ang ating tomato. Ngayon, sa halip na tomato sauce, kung meron naman kayong masisirang tomato, yun na lang. Pareho din. Ang kailangan lang dito ay kailangan yan ay maluto ng husay. Huwag niyong ilalahok ang ating chicken kung yan ay hindi pa lutong-luto ang ating kamatis. Kasi yan ay magiging sinigang yan. So, kailangan yan ay lutong-luto, ha? Ito. Ngayon, ilalagay ko na ang ating star margarine. Okay? Daming lahok. Ano po? Pag maraming lahok, mas masarap. Not necessarily. Pag maraming lahok, ay medyo maganda-ganda ang timplada dahil magsasari-sari, iba-iba ang lasa. Pero, ma-appreciate mo. Okay? So, mga 2 kutsara lang yan ng star margarine. Ngayon, kung gusto niyo ng dairy cream or other margarine or other butter, pwede rin yun. Kaso mayroon akong star margarine na paubos na, hindi na ako magbubukas pa ng isang butter. Ito na lang star margarine. Okay? Bango. Okay. So, hayaan nyo lang itong malugnot. Huwag muna ninyong ilalagay ang inyong manok. Ngayon, ito pong ating itong ating red bell pepper, yung lasa nito ay magtitiim kung yan ay igigisa ninyo na halos malugnot din sa ating ginigisang mantika at mga panlahok. So, yung mga kalahati nito or 3/4, ilalagay ko na. Gusto kong mag-isa din eh. So, yung natitira, mamaya, pang-garnish ko lang yan sa ibabaw, pampaganda naman nila. Tuloy halo ko yan. Okay. Halo, magandang kulay. Kulay dilaw na yan. So, pwede rin ito sa handaan. Pwede rin sa usual na kainan. At syempre, ang aking special na nagagawin ngayon, sa halip na potato, sa halip na patatas, ay kamote. Kung kayo may kamote, don't afraid to switch it with kamote, ha? Mas masustansya pa yon at mas mura. Okay? So, tutuloy ko lang yung ating paggisa ng ating mga kamatis, sibuyas, bawang at saka sili. Okay? At this point, lagyan ko ng kaunting asin. Okay. Lagyan natin ako. Ito yung mga kalahating teaspoon lang muna. Kalahating teaspoon. Kita ko naman yan. You just eyeball mo lang yan. Kalahating teaspoon. Pagdadamihan kasi mayroon pa kayong patis at mayroon pa kayong pampasarap na Knorr liquid seasoning. Halo, alam ninyo, magtutubig yung manok maya-maya, kaya huwag ninyo agad lalagyan ng tubig. Halo. Ngayon, tatakpan po natin para lalong maluto yung ating sibuyas, kamatis, bawang, at saka yung ating sili. Boom! Magbabalik po kami mga 5 minutes pag ito'y lutong-luto na.
Okay. So, tingnan na natin. Ito. Yun. Okay na ito. Tingnan na natin, ha? So, at this point in time, kita naman niya translucent na yung sibuyas. Yung ating sili ay medyo ayos-ayos na. Pwede na natin isama ang ating guess what? Chicken. Chicken. So, itong mga 2 kilos lang itong chicken ito, ha? So, isang buo ito. Yan. Kailangan yung mga excess na water, huwag niyong isasama. Okay. So, yan ay pitso, legs, kompleto yan. Ang ano niyan, wala lang itong atay. Bakit kaya ito walang atay? Pero nakita ko yung may balunan ito eh. Wari ko. So, yan. Mas masarap ito. May buto-buto laang. Ay, kaso nga eh, dito napakadaming laman. Okay. Inalis ko na dyan ang mga taba nila. Kasi ayoko masyadong mataba. Yung ano yan, yung gayat niyan ay pang adobo. Pwedeng pang adobo. So, tulad na rin. Pakita ko sa inyo. Ay, yan ang masarap. Sipsipin niyang ganyan. Okay. Excess water, iiwasan. Okay. Okay. Ngayon ay hahaluin ko na yan. Magtutubig ito mamaya. So, yan. Yun. Kita ninyo, ganda. So, takpan ko muna yan, ano? Tatakpan ko yan at yan ay magtutubig maya-maya. Huwag ninyo muna lalagyan ng tubig dahil magtutubig. So, pag nagtubig na yan, malalaman ninyo, matatandaan nyo kung gaano kadami ang tubig na ilalagay. Sarado. Boom. We'll be back. Okay. So, tingnan natin. Makalipas mga 5 minutes. Yan. Hahaluin natin, huwag na para hindi magtutong. Importante, huwag yang magtutong at papait. Okay. Hindi pa siya nagtutubig. Ngayon ay lalagyan ko na yan ng kaunting ating patis. Pag nilagyan ko ng patis, ito ay fish sauce from Vietnam. Mga 2 tablespoon lang ito. Ngayon, pag nilagyan ko ito ng patis, hindi ko siya tatakpan. Kasi, sorry, medyo maangot. Ayaw, huwag niyo tatakpan pag nilagyan ninyo ng patis. Kasi, makukulob yung amoy niya. So, lalagyan ko, mga 2 spoon lang yan. At hayaan ninyong walang takip. Okay? Haluin nyo lang siya. Para lahat manood sa mga partes ng manok. Huwag yung tatakpan. Amoy patis na. Pero para lasang patis, pero hindi amoy patis. Okay, gusto ko lang po sa inyong shout out po kay Johar dahil binigyan kami ng tarpaulin. I appreciate Johar ha sa pagbili mo nitong tarpaulin. Heaven Eats YouTube at saka Heaven Eats na Facebook. Ganda no? Bilis niyang nakuha agad eh. So maraming salamat Johar. Double thumbs up ka. Pasado. Ngayon ay tatakpan ko ulit maya-maya pala. Ngayon at this point in time, lalagyan ko na siya ng ating paminta. Paminta. So ito yung mga kalahating teaspoon lang. Paminta. Okay, total nakakulo na siya. Pwede ko na siyang takpan. Tayo muna. Akin munang ihahaluin dahil kalalagay ko lang ng paminta.
importante, pagkakalahok ninyo ng anuman, hahaluin ninyo para lahat ay nako-coat niya. Importante, huwag kayong matakot na maghalo dahil hindi naman yan masisira. Okay, ngayon ay takpang kuli. Ngayon, by this time, mga 10 minutes. Okay? Boom! See you later. Mga 10 minutes. Bye! Silipin na natin. Nagtubig nga siya. Okay? So, yun ang sinasabi ko sa inyo, huwag nyo agad lalagyan ng tubig. Kasi magtutubig siya. Halo natin para maiwas ang sunog sa ilalim. Bango! Okay? Yun! Sino pa gampasan sa lamatang ko? Ate Nena pala! Salamat Ate Nena at saka Kuya Roy sa mga tulong ninyo sa pagbablog ko. Tsaka yung aking kapatid na sila. Tsaka si Telma. Okay? Alright. So, lagyan na natin ang ating Knorr seasoning. Mga ano yan, 3 spoonful. Ayos, lalo na sa parang ang amoy. Nasa sa inyo yan kung yung nilalagyan ng magic syrup o ng pitchin. Pero ako, tama na ang Knorr. Okay, amen. Tama na ang Knorr. Okay, so at this point po ay titikman ko ang ating lasang. Ang ating at least yung sabaw niya, ha? At 20 minutes na itong naluluto eh. So, sarap. Sarap. Ngayon, ito na. Lalagyan ko na nitong ating kamote. Sa halip na patatas, kamote po. Lalo ng kulay dilaw yan. Okay? Manamis-namis yan. Manamis-namis. Huwag nyo na lalagyan ng asukal. Dahil yung manamis-namis yan. Halo. Okay, halo. Hindi ko na nilagyan yan ng tubig. Watch out. Hindi ko na nilagyan ng tubig. Gusto ko yung lahor lang pag naluto. Lahor. Okay. Tapos, lagay ko tong garbanzos ba ito o ano? Green peas. Green peas. Okay, gisantes. Yun. Pag naamoy ko tong gisantes, naamoy ko sa atin na ano eh, piyestahan. Dalawang gisantes lang yan. At ilahok ko na rin ang ating extra bell pepper. Okay? Sarap. Ang bango. Ang dami nito. Malalaki dito ang manok. Ang iba, gustong-gustong maraming bell, maraming gisantes. So, dalawa lang yung nabili ko. Pero kung may akong extra gisantes pa, lalagyan ko pa ng isa pang lata. Okay, dahil paborito ng aking bunsong, si S. Alexi, ang ating gisantes. Okay. So, hayaan ko lang siyang mag-simmer. Okay? Takpan ko ulit. About mga 10 minutes. Boom. 10 minutes, magbabalik po kami para matingnan natin yung final na lasa. Kung kailangan nating lagyan uli ng asin or lagyan natin ng Knorr, malalaman natin mamaya. Okay, so 10 minutes has passed. Tingnan natin ang ating niluluto. Okay? Yun. Titikman na natin ngayon kung kailangan pa ng dagdag ng asin, toyo o anuman or paminta. Titikman na natin, okay? This is the last ano niya, chance bago niyo paigahin siya. Okay?
Okay. Sarap. Manis, manis. Manamis, namis. Piyesta na. Piyesta na naman. Okay. Wala na akong lalagay pa. Dahil medyo matamis na siya. Dahil siguro ng ating maraming sibuyas at saka itong ating patatas. Not patatas, but sweet potato. Okay, paigahin ko na siya ngayon. So about mga 10 to 15 more minutes, titingnan nyo lang, halo-haloin nyo lang para hindi naman siya masulog sa ilalim. Okay? Tingnan uli natin maya-maya. Pakuloy natin mga 10 to 15 minutes. Okay? Yum! Hello po. So, after mga 15 minutes, nag-reduce na po yung ating sabaw. So, ito ang gusto kong consistency ng sabaw. Hindi naman siya masabaw ng masabaw, pero may lahor pa rin na inyong pwedeng ilahir sa kanin. Okay? Ngayon po, sabi ko sa inyo kanina na parang gusto ko panlagyan ng green peas. So, meron po kaming frozen green peas para mas lalong mas magandang tingnan yan at mas masarap. Dahil yun nga, kailangan natin ng konting green. Pag mayroong red, yellow, kailangan may konting green. So, frozen ito, siguro mga ano lang to eh. I'll put half cup lang yan. Yan. Kita nyo. Frozen yan. At yan naman ay pag na initan niya ng mga 1 minute to 2 minutes, yan ay luto. Dahil yan ay baby green peas. Ganda na lang kulay. Okay. Ganda. Lagyan ko pala na just a little bit more. Yan. Okay. Sahaluin ko yan. Tapos ilalagay ko na yan sa bandihado. Dahil kami ay gutom na. Yun. Kita na ninyo naman. Okay. Ngayon, ilagay natin sa bandihado. Okay. Natin sa bandihado yan. Papakita ko sa inyo kung paano ko yan inilalagay sa bandihado. Inalagay ko yan dito. Yun. Hindi nyo yung lahor. Kailangan may lahor pa rin. Pero wag naman yung masabaw. Ang nagpasarap dito, alam nyo kung ano? Kamote. Practice po. Masarap po ito. Masarap. Mas masarap kaysa patatas. Okay? Mas masarap po ito kaysa patatas. Inuulit ko. Nako, tingnan naman ninyo. Papatayin ko na itong ating at mga basunog. Okay? Sos ito. Patay na naman tayo nito. Bahala na si Batman. Patay na ng ating ano nito. Diet. Ngayon, titikman ko na siya. Pakipakip. Okay? Tikman ko ulit siya. Titikman ko na siya. Ngayon, this time, matitikman ko yung meat niya, ha? Tsaka yung green peas. Ayun! Inik. Masarap na masarap. So, ito na siya. Panghanda. Sarap. Isang buong manok lang yan. Dami. May bawa na kami bukas. May dinner pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, share, and like sa aking YouTube channel. At sa akin pong Facebook account, Omer Solar Chavez. May mga videos din po doon. Please follow me doon sa Facebook account ko. Meron din po akong Facebook page, Heaven Eats. Sa akin din po yon. So, please follow me on my Facebook.
at sa aking YouTube account as well na Heaven Eats. Omer Solar Chavez, the Facebook, YouTube account is Heaven Eats. Okay? Bye-bye po. Tara, kain na tayo. Gutom na ang camera woman.